Magandang umaga po at mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga farmers. Nandito po ako ngayon sa Farm 3 ng Kalipa, Citronella Farm, dito sa Barangay Kararayan, Sipukot. Ito pala ay pinagtulungan ni Brother Omar Dumasil, as in si Mr. Ingo Candasa. Yung pong kasalukoy nasa Canada sa ngayon, na doon siya nagtatrabaho. Ito ang kanyang farm na pinagtulungan para maisagawa itong Citronella Farm. Ngayon, kakausapin natin dito si Brother Omar Dumasil. Si Brother Omar Dumasil pala, ito siya. Galing po pa siya ng Mindanao. Anong barangay mo, Brother? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako si Omar Dumasil na tubong Mindanao, taga Pigkawayan, North Cotabato. At sa kasalukuyan, nandito ako sa Bicol ngayon sa pamamagitan ng Citronella. Ito po ang natutunan ko dito nga nabuhay sa Bicol. Ito pong areyang ito ay Farm 3 ng Kalipa Citronella sa pamamagitan ni Brother Ingo Domingo Candasa na tubong Albay, na sa kasalukuyan silang mag-asawa ay nasa Canada dahil sila ay Canadian citizenship. Sa ngayon, kaya kami nandito, naka-schedule kami, nakikita nyo, medyo may edad na yung Citronella at naka-schedule kami. Ngayon, kung kakayanin namin by February, mag-a-harvest na kami, inshallah. Brother, matanong lang sandali. Ito bang farm na ito, ilang hektare ba ito na napagtaniman ninyo? Ito po, nandito po sa Karayrayan, Sipukot namin ay isa pa lang yung natapos. Pero ang target namin dito ni Brother na Domingo, aabuti ng 10 hektarya, kasi itong areyang ito ay 6 na hektarya at may susunod pa na target kaming 6 na hektarya uli dito sa katabi. Ito, Brother, itong areyang ito, ilang stock ba ang kailangan ditong itanim sa ganitong sitwasyon ng lupa? Ito ay 1 hektarya. Ang naipasok namin ni stock dito ay 110,000 stock. Sinunod namin yung standard ng pagtatanim ng Citronella. Ayan ba, Brother, mga tanim na nyug, okay lang ba nandyan yan o kahit wala yan? Ito po, ang tutupon yan, yan nyug na yan, ay kung susumay natin yung totoong pag-aaral sa Citronella, dapat walang nyug na yan. Pero dahil po sa madalang siya at balak namin mag-replant, lahat nung napiktuan ng nyug ay i-re-replant namin, at dun sa re-replant namin, totally walang puno. Maganda naman pala ang layo ng Citronella, kasi sinusumod sila sa patakaran ng kalikasan. Dun pala sa mga parting mapuno, aalisin, ilipat doon sa bakanting mga lupa. Ganun po talaga ang kailangan natin. Sumunod tayo sa patakaran ng kalikasan. Huwag puputol ng nyug. Kung nandyan yan, hayaan natin nyug. Doon tayo magtanim doon sa mga walang tanim na nyug. Ito po pala, Brother, sa estimate mo, sa ilang buwan ito bago harvestin? Ang pinaka-standard po nito ay 6 na buwan. Pwede ka mag-harvest sa unang harvest. Pero ang totoo niyan, mga ka-farmers, itong ano namin dito, yung medyo na overdue siya, pero okay pa naman. Okay pa naman. Kasi titingnan natin, halimbawa natin dyan sa nyug, yung bunga ng nyug, kinukuha dyan yung matanda na, kasi daw, yung ang uwil niya is yung magandang uwil. Tulad din sa Citronella, pag ito ay matanda na, siguro ganun din ang uwil niyan, mas maganda ng ano niyan. Ang tutupon niyan, base po sa pag-aaral ng science, ang Citronella po, habang sakto siya sa edad, kumbaga sa tao, matubig pa siya. Habang tumatanda, nagbabawas ng tubig o langis. Ay, ang kailangan natin yung langis. Okay. Kaya kailangan, masunod din natin yung proseso. Bagaman, may mga pagkakataon na overdue, isang mahirap na magsasaka, hindi pa nape-perfect sa panahon ngayon, pero darating ang panahon, inshallah, ito ay umpisa pa lang. Kagaya ng sabi ko kanina, may nyug, kasi parang nagpatubo kami ng parang nag-demo ng pang-binhi. Okay. Sa ngayon, dun sa lilipatan namin, totally dati ng lantad. Inshallah.
Ganito brother, pag-usapan naman natin yung income nito. Estimate mo lang kasi sa ngayon, sa kanina yung kwento mo, mag-harvest ka na yung February o March. Yung chance mo lang na pwedeng kitain ng itong isang hektarya sa isang harvest nito. Sa para sa akin ano, meron tayong standard na kitaan dito. Pero para sa akin, iba yung kwintada ko. Oh. Ayoko nang masyadong malaki kasi ayoko malula. Oh. Ang bawat isang puno nito, titingnan po natin ito ay bata pa. At titingnan po natin itong malaki, ay sasabihin na lang natin. Yung malaki, nagtatlo na yung bata pa, 1 kilo. Susumain na lang natin na 2 kilo bawat puno, 110,000 times 2, at sa kasalukuyan, 5 piso po ang halaga. 5 piso. Oh. Ngayon po, sa mga nakikinig po, mahinang mathematics ko, wala akong dalang calculator. 110,000 sa halagang 10 piso, kayo na lang magkwinta. Oo, papasok yun ng mahigit 1 milyon. O, ganun pa po pala mga ka-farmers, ang pwedeng potential na incoming pala dito sa sitro nila na tanim dito. Ito pala ay pangatlong farm na ito ng Kalipa na tinayo nila Brother Omar Dumasil at kasamang Ingo Kanya. Ingo, pwede na nun? Domingo Candasa, isang Canadian citizen siya ngayon, nasa Canada siya ngayon. Ito brother, huling tanong na lang, in-cameron mo yung mga farmers na yung mga langtad, yung open area na balak nilang magtanim para makatulong sa ating kalikasan. Kasi yung ito, makikita natin itong citronella, pag ito ay nakatanim, tingnan mo ito, dikit-dikit. Ang tendency kasi niyan, yung lupa na tuwing malakas ang ulan, pag ganito ang tsura ng lupa, medyo pahilis, aagos yung lupa sasama sa tubig. Pero pag may tanim nitong citronella, parang natitingnan ko na hindi yun aagos yung lupa dahil nasasanga yun noon ng mga ugat. Kasi yung mga ugat nito is malalaki. Parang ganito, ang kakapal ng ano, magprotekta nito ang pag-aagos ng lupa ng tanim ng malakas na ulan. O brother, ayayain mo yung mga kaparmers natin na gusto magtanim ito ng citronella. Para sa mga kababayan ko dito sa Bicol na mga farmers o kasalman sa lungsod ng Pilipinas, kami ay kasalukuyan nandito sa Bicol, Camarinesor, Sipukot. At sa itong eryang ito ay Sipukot, sakop ng Camarinesor. Kung sino ang mangangailangan sa amin, hanapin nyo lang si Jeffrey Ulikino, isa siyang founder ng asosasyon at cooperative dito sa Camarinesor, San Vicente. Omar, maraming salamat sa pag-usap natin dito. Maraming salamat sa iyong binahaging kahalaga ng citronella farming, lalo na sa kalikasan at sa income ng ating mga pamilya. O mga ka-farmers, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. It's good luck po sa atin. Salamat. Alaykum assalam.